Hey guys, assalamualaikum and welcome again sa Summer TV. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-transfer ng pera from GCash to Tonic Bank. So kung gumagamit kayo ng Tonic Bank guys, maganda siya para din siyang e-wallet, para din siyang GCash. So ito, pwede din tayo mag-request ng card mismo, okay? And then, mabilis din mag-transfer ng pera sa Tonic Bank guys. Anytime, pwede tayo mag-send ng pera, pwede tayo mag-withdraw ng pera, okay? So, para din siyang bank account, okay? So, ayan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-transfer ng pera from GCash to Tonic Bank. So, i-open lang natin itong GCash natin. Okay, so ayan, wait lang natin. So, maglalagin lang tayo. Okay, so biometrics. Ayan. Okay, so meron tayong 86.54 pesos. So, i-transfer natin. So, subukan natin guys, mag-transfer. So, ngayon, pupunta tayo dito sa transfer. Ayan. So, bank transfer siya guys. So, hanapin natin dito sa view all yung Tonic Bank. Okay? So, i-search lang natin para mas madali. Okay. So, ayan. Tonic Bank. Okay. So, amount. So, for example, 15 pesos. So, account name. Okay. So, ayan. Then, yung account number. So, yung Tonic Bank, guys, once na naka-create ka na ng account sa Tonic Bank, so, meron siyang account number. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. So, login lang kayo dun sa account nyo sa Tonic Bank. So, ito yung account ko sa Tonic Bank, guys. So, punta lang tayo dito sa gilid, dito sa parang sign ng tao, dito, sa tabi ng High Amrudin. So, ayan. So, dito tayo ngayon sa account information. So, as you can see, yan yung ating account number. So, i-copy-paste lang natin, guys. So, ayan. Copy-paste lang natin. Then, pupunta tayo dun sa ating GCash. Okay. So, hanapin natin yung GCash natin. Okay. So, ayan. Then, ipipaste natin dito, guys. Ayan. Para hindi tayo magkamali. So, next na gagawin natin is send money. Okay, so ayan. So, merong charge na 15 pesos. So, magiging 30 pesos yan lahat. Okay, so pindutin lang natin itong I confirm that details are correct. Okay, so ayan. Then, pay 30 pesos. Okay. So, wait natin yung one-time pin. Then, paste lang natin. Then, submit. Okay. So, bank transfer is being processed. So, pinoproseso na siya, guys. So, wait lang natin. Okay. So, i-check natin kung dumating na ba. Okay. So, ayun. Meron na siyang message. So, pupunta tayo dito sa Tonic Bank. So, i-reload natin guys. Ayan. I-reload natin. Okay. So, ayan. As you can see, meron na tayong 15 pesos sa ating Tonic Bank account or Tonic account. So, ayan. Instapay siya guys. So, mabilis. Automatically, darating kagad dun sa ating account. Okay. So, ayan. Pwede rin tayo mag-send, mag-pay. Ayan. Okay. So, pwede rin tayo mag-request ng debit card. So, ganyan yung style ng Tonic Bank debit card. So, anytime pwede tayo maka-withdraw sa ATM machine. Okay. So, pwede tayo mag-request ng physical card. So, meron siyang 300 pesos na babayaran. Okay. Okay. So, ayan. So, ganun lang kadali guys. So, again, sana nakatulong ito sa mga GCash users.
at saka sa Tonic Bank users. Okay, so thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na kinya upload. Sukran and wassalam.